Okay, ayan, live na tayo. Hintay tayo ng mga viewers. Okay, babati muna tayo. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Kabase dito sa Kuwait. Lagi ko sinasabi yung Kuwait dahil maraming gusto magpagawa sa akin ng baril. Hindi po tayo tatanggap ng pagkagawa ng baril. Tayo po ay nagtuturo ng mga ilang technique para sa mga shooter, hobbyist, at yung mga gustong matuto ng gunsmithing. So, binabati ko kayo ng isang magandang buhay. Saan man panig kayo ng mundo. Lalo tigit mga OFW. Sana tayo ay ligtas sa anumang kapahamakan. At tayo ay malayo sa COVID. So, ang ituturo ko ngayon sa inyo ay kung paano ang pag-shape ng bakal. Nung last live natin, tinuro ko sa inyo yung pag-dudugtong ng matibay. Para doon sa mga bago pa lamang dito sa aking YouTube channel, at kayo ay mahilig sa baril, gun lover kayo. Kayo ay shooter. Siyempre, pag kayo shooter, eh gusto ninyong matuto ng mga ibang technique. So, nagtuturo tayo ng pag-shooting at tungkol sa workshop. Nagtuturo tayo, lalo tigit sa paggamit ng mga tools. Ito ang channel na para sa inyo. So, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, subscribe na kayo. Para kayo ay updated sa aking mga videos, eh, pindutin niyo yung notification bell. At kayo ay laging mapapadala ng mga video. Maging updated kayo sa aking mga video. Tayo tuwing Friday at Tuesday ay may live. Mas gusto ko ang live. Kasi ang pagtuturo sa live ay walang daya. Makikita ninyo kung tayo nagkakamali, ikinokorek natin. Hindi ka mukha yung upload. Pag may mga mali, inalis nila yan. So live tayo, kahit medyo mahaba. At saka mas maintindihan ninyo yung aking mga paliwanag. So mag-comment kayo. At mag-suggest kayo kung anong mga topic ang gusto ninyong ituro ko. At ating ini-schedule yan. So, makaka-relate kayo sa aking mga ginagawa sapagkat hindi pinapayagan ng YouTube na tayo ay mag-modified, tayo gumawa ng mga pyesa, manapay ituturo ko sa inyo yung mga technique kung paano ang paggamit ng mga tools at kung paano magiging madali para sa inyo. Disclaimer lamang po. Nag-upload ako ng videos na kung paano mag-backlash at magbuo ng 1911 model sapagkat maraming nagre-request niyan. Eh, mayroong nag-comment na hindi daw proper yung aking pagbabaklas sapagkat hindi ko binaklas dun sa busing. So, ganito po yan. Wala pong problema kung sa slide stop tayo magbaklas o sa busing. Bakit ako sa slide stop nagbaklas? Kasi marami ang may bull barrel. Pag bull barrel ang baril mo, automatic sa slide stop ka magbabaklas. At kung standard man at debusing yung baril mo, walang problema kung mag-umpisa ka sa slide stop magtanggal. Bakit? Ang sabi ko, mas prepare ko ang magtanggal sa slide stop. Bakit kanyo? Pag hindi kayo sanay, magtanggal ng busing, delikado pa yung mata ninyo. Minsan biglang tumatalsik, di ba? Kung hindi kayo sanay, minsan pag tumalsik pa, mawawala pa yung busing ayong inyong spring housing. At medyo mahirap yun kisa dun sa slide stop. Now where else, secure mo yung pagtanggal ng slide, secure mo. So what's the problem? Anong problema? Eh pag natanggal mo naman yung slide, madali mo na matatanggal yung busing. Eh kung bull barrel ka, wala ka na rin tatanggalin na busing. So hindi po, wala po sa akin proper. Ang sa akin po ay ang tinuturo ko yung mas madali para sa mga estudyante ko.
kay bull barrel man yan, kay debusing man yan, sa slice top ka mag-open, walang problema. Kung bull barrel ang barrel mo, at doon ako nag-open sa bushing, magtatanong ka, sir, paano pagbaklas ito? Marami nagtatanong sa akin yan eh. Yung mga bull barrel, kung paano pagbaklas. Ngayon, yung ang problema na lamang ninyo, hindi ko na ituro, yung pagtanggal ng ride guard, spring guide, yung rod guide o stabilizer ang tawag ng iba. Yung pagtatanggal nun, yun na lamang hindi ko naturo. Pero, yung pagbabaklas, mas prepare ko, kumbaga nag-shortcut tayo, walang problema kung diyan ka dumaan sa hindi shortcut, dito ako sa shortcut, mas una ako makakarating sa iyo. Ganun lamang yun. So, hindi ako nakapag-argue na dun sa nagsabi hindi daw proper yung turo ko. Kung hindi proper sa kanya, eh, sa kanya lang siguro. So, hindi naman akong babanggit ng pangalan. So, yun lamang. At ako ay nagpapasalamat. Ako pala ay ina-announce ko na hindi na tayo pwedeng tumanggap ng mga bagong membro ng online class natin sapagkat tayo ay nasa 50 na. Hindi po pwedeng lumampas ng 50 hanggang 50 lamang sa Messenger. So, yung mga gusto pang umabol, eh, gagawa ko ng account. Second batch kayo. Pwede pa kayo, second batch. So, ako yung nagpapasalamat sa mga estudyante ko na napakatatalino. Shout out kay Greg, kay Greg ng Rizal. Nagturo siya ng paggawa ng spring. Tama naman yung pagtuturo niya. Walang mali doon. Walang mali. Walang mali sa pagtuturo niya ng recoil spring. Yun ang kagandahan sa ating online class. Ang sabi ko nga, pwede kayong mag-share ng knowledge ninyo kung ano yung nalalaman ninyo. Nasa mga membro na yan kung tatanggapin nila yung tinuro ninyo. At walang kukuntra. So Greg, tama yung pagtuturo mo. Pero later, gagawa rin ako ng... Kasi ano nga yan eh, kanya-kanya ng style yan eh. Style ni Greg yun. Apakadali, walang masyadong materialis. Okay yun. O, meron namang iba-ibang style ng paggawa. Walang problema doon. Style mo yan, style mo yan. Kamukha nga nung sinabi kong pagbabaklas ng 1911. Style mo yan, sa busing ka magbaklas, di sa busing ka magbaklas. Dito ako magbaklas sa slide stop. So, anong masama doon? Nasira ba yung baril? O, ang tanong ko, napabilis ba yung ginawa ko o napabagal? Kung napabagal sa'yo at mabilis ka dun sa bushing ka mag-umpisa, edi fine. Walang problema dun. Kung mabilis ka dun magbaklas, mas mabilis ang magbaklas sa slide stop. Walang problema. Ang masama, kung nasisira yung baril, may side effect ba? So, wala rin yun. Ganon din naman yun. Pagbaklas mo nung slide stop, babaklasin mo rin yung bushing. Pinakita ko naman. So, wala tayong argumento dyan. So, ganun lang yan. Kung style ni Greg ay yung ganun, na pagkagawa ng spring, tama yun. Maganda yun. Okay? So, ngayon pala natin i-announce yung ano, yung mga membro ng ating inihanda ko na yung inyong mga certificate. Alam ko na yung mga papasa. Sabi ko, yung mga hindi active, hindi natin ipapasa. Isa pa, huwag kayong magpo-post na for sale. Hindi ko papayagan yan. Tatanggalin ko kayo. Sa ulitin. Nag-warning na ako kanina. Huwag kayong magpo-post ng for sale o magpapa-order na kahit anong item. Kahit anong item. Wala pong for sale. Ayaw kong gagawin ninyong negosyo yung ating group chat. Kita ninyo. Ako nagpo-post ng for sale dyan. Bakit ka nyo? Yung iba mag-member lang dyan para magbinta. Hindi naman tayo pyramiding. Pwede kayong mag-post ng pagtuturo. Pwede kayong mag-post ng baril ninyo. Pag may nagtanong siya, magkano score ninyo dyan? Fine, walang problema. Sabihin nyo yung score. Pero ang ibibinta ninyo yung gamit ninyo o magbibinta kayo ng gamit ng iba sa pinsan ninyo, sa kamag-anak ninyo, hindi ko po papayagan yan. Tatanggalin ko kayo. Bawal po sa ating ano yan. Magiging negosyo. Ayaw kong maging negosyo yung ating online class. So, yung mga gusto pang humabol dyan, next batch po, pwede kayo, gagawa tayo ng panibagong class. Kumbaga, mag-upgrade itong first batch, mag-upgrade sila, kayo naman ay, siyempre, sa grade 1 din kayo mag-umpisa, ganun lang yan. So, ang ating topic ngayon ay
kung paano ang pag-shape ng mabilisan. Okay, kalimitan natin ginagawa sa pag-shape natin ay kamukha nito. Kinikikil natin. So, medyo may katagalan kung kikikilin natin ito. Pwede rin naman. Kamukha ng mga backyard, yung gumagawa ng mga backyard. Kikil ang ginagamit nila, pwede kikil. Pero medyo matagal. Ang gusto kong ibigay sa inyo yung technique yung medyo mabilis. So, ito yung welding natin noong nakaraan. Kikinisin natin siya. At isi-shape natin siya. Ang sabi ko nga sa inyo, makaka-relate kayo sa ating mga, sa aking mga tinuturo. Pero hindi tayo gagawa ng mga pyesa. Tuturo ko lang sa inyo yung pag-welding, pag-shape. Bahala na kayo kung anong gawin ninyo. Basta marunong kayo gumamit ng mga tools. So, ang gagamitin natin ngayon ay itong sander o portable grinder. Kung makikita ninyo itong isang portable grinder na ito na aking kinumbert sa belt sander, eh, pwede rin natin gamitin yan. Pero mas prepare kong ituro sa inyo to. So, ginamit na gagamit tayo ng mga sari-saring talim. May manipis, may makapal. So, kalimitan, ito ay kung gagamitin natin ito sa kung ito ay iipitin natin sa gato, example ah, iipitin natin ito sa gato. Pagkatapos ay ating igagrind, parang mahirap, minsan ay parang mahirap kontrolin dahil mabigat ito. So, ang ginawa ko, naglagay ako dito ng tornilyo, dito sa handle niya, para maipit natin ito dito sa vise. Yan. Maipit natin yan sa vise. At ang kagandahan nito, lagyan natin yung camera dito sa medyo side. Yan. Ang kagandahan nito ay madali nating i-maneuver yung ating gagawin. Dahil maliit lang. Maganda kung hawak natin ito kung malalaki ang ating ginagawa. Pero kung maliliit, at sobrang may mga carb, may mga pabilog, may mga shape tayong gagawin, mas magandang i-maneuver ito. So, susubukan natin. Nabasa yung aking kuha tayong bago. So, ganito ang gagawin natin. Kinakailangan din natin ng protection sa kamay. Dahil yan ay mainit. Kailangan lang natin ay siyempre mag-glove tayo. At importante goggles ha. Dahil pag nawala ang ating mata, ba tayo tawaging one eye jack. O, so ganito yan at gagamit din tayo ng face mask kasi yan ay gagamit tayo ng face mask kasi yan ay may mga powder. Yan. So, subukan natin.
magpapalit tayo ng makapal na talim.
Nagpalit tayo ng mas maliit para mas concave ito, concave. Natin masyadong pinatagal para hindi masyadong ano, tama lang 30 minutes. So, ito yung mapapansin ninyo na meron tayong ginawang concave. Concave ba ito? Convex. O, pag ganon. At saka, ito concave, ito concave, ito convex, ito rounded, rounded, ito concave yan, concave. Ito ang convex, okay? So, may straight, may straight. So, ito ang naging shape na. So, mapapansin ninyo na magaspang pa siya, magaspang pa. Siyempre, pipinis natin. At kayo na rin ang magdidetermine ng laki. Okay. Kung gusto ninyo isukat sa inyong mga kamay, eh, susukat ninyo ang ganyan. So, kayo na ang makaka-relate kayo. So, hindi tayo magtuturo ng paggawa ng pyesa, pagtuturo ng paggamit ng tools ang aking tuturo sa inyo. So, ito ay medyo ipapalis natin. So, inulit ko, kayo na ang bahala kung ano ang gusto ninyong laki. Gusto ninyo maliit, gusto ninyo mas malaki. Kung gusto ninyo ay mas carved, gusto ninyo ay mas concave, gusto ninyo mas malalim ito. Nasa sa inyo na yun. Gumamit tayo dito ng mas maliit na size ng talim ng sander. So, meron tayong mga ganito. Mga maliliit na bato. So, ilalagay natin sa high speed ito. Ilalagay natin sa high speed. At pwede natin yan dyan kinisin. Itong loob na to. So, ito din natin ano. Meron yang may mas malaki niyan.
Ito. Ito subukan natin ilagay ito. May mga bato na ganito yan. Para makita natin. Kung paano pag-polish, kung paano pagpakinis niyan. Pakikinisin natin na yan. Okay, yan. Lagyan natin yan sa dyan. At huwag natin maglagay ng tubig sa tabi. Sapagkat nagiinit yan. Okay. So, mapapansin ninyo siya. Na siya ay medyo makinis na yung loob niya. At kayo na ang magdi-design kung ano ang gusto ninyo yung shape. So, ito naman labas. Ganun din gagawin natin. Medyo kikinis natin. So, ayan. At mayroon pang isang pamamaraan dito na gusto kong ituro din sa inyo. Dito naman tayo sa natawag natin na pang-polish. Ito, nilagyan ko siya ng itinali ko lang siya ng rubber. Kumuha ko ng makapal na ano, para matibay. Pwede rin yung mga ordinary na ano, pero mas maganda tong makapal na yung nabibili niyan, napuputol. So, kung gusto talaga natin yung mas makinis pa, yan. At yung mga medyo malalim, itong medyo mga malalalim na kamukha nitong ganito, dito natin ilalagay sa maliit. Gagawin natin sa maliit dito. So, subukan natin ito dito.
Okay? At mayroon pang isa. May isa pang technique. Kung makakabili kayo ng mga ganito, may malaki nito. Ito. Itong mga ganito. Okay? Makakabili ni kayo nito. Garrison ang tatak nito. Made in England. Makakabili kayo nito. Pampapalis din to. So, ang paggamit nito ay dito din nilalagay. Dito ako sa pipis sa kabila. So, ito ang mga technique. Ito ang mga technique na hindi ninyo makikita sa mga YouTube. Sapagkat ibang klase magturo ang Pilipino. Detalyado. So, yung mga iba dyan, lalo yung mga mahilig mang bus, ride on lang tayo. Ito na ang mga technique na inintay ninyo. Okay? Actually, hindi pa talaga ito ang shape nito. Nasa sa inyo na kung ano ang gusto ninyo sukat sa inyong kamay. At gagawa kayo ng mga handle, ano man ang gusto ninyong gawin. Basta pinapakita ko lamang sa inyo kung paano ginawa. Hindi pa ito ang pinaka-perfect na shape para sa akin. Dahil tayo ay nagmamadali. Gusto kong matapos itong ating ano ng less than 1 hour. Nasa 42 minutes tayo. Papakita ko lang sa inyo kung paano ginagamit ito. Ito ay maganda rin sa may mga kalakalawang. Kung yung mga pyesa ninyo ay gusto ninyong paputiin na hindi masyadong nakakain ng metal. Actually, itong mga technique na to ay mapapakinabangan ninyo kung yung mga baril ninyo ay gusto ninyong tanggalin yung mga malalalim na kalawang. Ayan ang gagamitin ninyo. Okay, subukan din natin itong maliit. Maraming size to. Okay. Hindi ko na masyadong ginalingan. Okay. At ito, yung iba, nilalagyan pa ito ng kanal dito. Nilalagyan pa ito ng kanal dito. Tinuro ko naman sa inyo yung fly cutter. So, fly cutter ginagamit ito, yung may kanal dito. Kung gusto ninyo may ganon. So, pinakita ko lamang sa inyo ang technique. Kung paano pagsishape. Okay? Hindi pa ito talagang finish. Ayaw ko lamang na masyadong mahaba. May inip naman yung iba, mababas tayo. Kung sobrang haba naman yung ating ginagawa. Kumbaga, demo lang to. Hindi pa talaga ito tapos. I-denemo ko lang sa inyo. I-denemo ko lang sa inyo yung procedure. Yun na naman ang importante. Hindi ko sinasabi sa inyo na ganito ang gawin ninyo. Kundi, meron kayong idea kung paano gumawa ng mga ganito, ng mga shape na ganito. Oh, gagawa kayo ng kutsara, parang kutsara, no? Okay? Gagawa kayo ng mga ganyang rounded na mahirap gamitan ng shape. Pwede ito ang kikil.
Kung kayo matiyaga, ang tinuro ko sa inyo yung mas mabilis. Pero kung may kikil, ang kikil naman napaka basic naman. Dahil kayo naman ang magpapatalab nun eh. Kayo naman ang mag-ano. Kaya medyo mabagal. Ito yung medyo mabilis na pamamaraan. Okay? Kung ito naman ay gagamitan natin sa milling, ay masyadong high-tech naman. Okay? At sa mga machine. So, ito yung pinakang simplified na paggagawa na turo ko sa inyo. Sana ay may natutunan kayo dahil yung mga basher ko na pilit akong hinahanapan ng butas. Sabi ko nga, kanya-kanyang stroke yan. Kaya nga sabi ko sa mga estudyante ko, kung may nag-upload, huwag ninyong ibas. Kung hindi ninyo gusto, huwag ninyong huwag kayong mag-comment ng hindi maganda. Huwag na kayong umimik. Mahirap yung nakakasakit tayo ng damdamin. Wala naman tayong hangad. Hindi naman tayo yayaman dito. Wala naman tayong hangad. Kundi makapagturo lang sa mga kapwa natin Pilipino na gusto ring umangat ng konti ang kanilang estado sa buhay sa pamamagitan ng kanilang mga hilig o kung mga hobby. Dahil hindi naman kayo papasok sa mga ganitong gawain kung wala naman kayong hilig. Eh kung ito ang hilig ninyo, bakit hindi ninyo i-push? Sabi nga nung mga nasa Facebook, push mo yan, te. Okay? Yun lang ang ano ko. At ako'y natutuwa na doon sa aking mga estudyante ay marami na ang natututo. Kayo ay gumagawa na ng mga ibang ingat. Ang lagi ko lang sinasabi sa inyo ay ingat. Safety first. At bago ninyo gawin yan ay magkamirong kayo muna ng pag-aaral sa inyong sarili. Kung ano ba ang hilig ninyong kalalabasan. So mag-comment lang kayo dyan. Mag-comment kayo. Kung kayo ay may suggestion, tatanggapin natin yan. Yung nag-comment sa akin ng pag hindi daw proper yung pagtanggal ng na tinuro ko sa pagtanggal ng 1911 ng slide, hindi man proper sa inyo yun, sa iyo yun, sa iba naman yun ay tinanggap naman nila. Sapagkat kung gano'n ang style mo yun. Ganito ang style ko, medyo shortcut ng kaunti, style ko yan. At kung tatanggapin ninyo yung mga tinuturo ko, nasa sa inyo na yan. Ako yung natutuwa na yung iba, nakikinabang na nga kumikita na rin ng kahit pa kunti-kunting iba, pero sabi ko nga, ingat-ingat tayo dahil parents yung ating hinahawakang kalimitan. Pero ito, mga tinuturo ko, hindi lang ito sa firearms na ninyo magagamit. Marami kayong pagagamitan ito. Pwede kayong gumawa ng handle ng mga lock ninyo, handle ng mga pinto ninyo, bolt ng pinto ninyo. Pwede kayong gumawa ng mga ganito. Okay? Mga bolt ng mga pinto, yung mga improvised na mga lock ng mga pinto, mga improvised na lock ng mga gate. Pwede kayong gumawa nito dahil handle to eh. O, napakagandang hawakan, handle yan. Okay? So, marami kayong mapapagamitan ito. So, ako'y nagpapasalamat sa ating mga viewers at tayo ay pupunta na sa mga comment. Kung ilan ba ang ating mga nanood ngayon. Inulit ko ha. Bahala na kayong makarelate dyan. Ito hindi pa talaga ito yung finish nito. At ito ay, kumbaga rough pa ito. Dinemo ko lamang sa inyo kung papaano. Mantakin mo at 30 minutes na shape natin. Kung kikil yan, baka 2 oras bago natin ito magawa ng ganito. Pero sa eksaktong mga fourth, nasa mga ano lang tayo kanina, may gitna 30 minutes, naging ganito na ang itsura nito. O yung unang winilding natin ito, parang walang kakwinta-kwinta, hindi pakikinabangan. Pero pag ito'y na-shift natin, konting retoki pa ito, ay maganda na to. So hindi pa ito yung talagang finish nito ha. Dinimo ko lamang sa inyo mga naghihintay kong mga basher diyan. Okay? Hindi na mamawala sa mga Pilipino yung magagaling sobra. Okay, ito lamang yung aking nakayanan sa ngayon.
At ito'y mapapaganda pa. Kanya-kanyang style nga yan eh. Kung yun ang, kung makakagawa pa kayo ng mas maganda dyan. Ang isusunod ko tuturuan nyo, yung extension naman ng ano, ambidextrous. Lip and right naman. Maraming gustong gawing lip and right yung kanilang safety. Tuturo ko rin yan. Oh, magdudugtong tayo ng ano, walang welding yun, walang welding. Eh, naman, magdudugto naman tayo ng mga walang welding, walang tornilyo naman. Paano naman ang pagdujoy ng metal na hindi ginagamitan ng screw at welding. Next, promise. So, ito ang inyong firearms instructor, na gunsmith din naman. Nagpapasalamat sa inyo at pupunta na tayo sa inyong mga comment. Tingnan natin kung ilan ba ang present sa ating mga, sabi ko nga sa inyo, yung mga naka-online, dapat lagi kayong present, mag-comment kayo para alam ko na kayo ay nandyan. Laging naunguna si Rualdo. Mamaya, i-announce natin sa ating online class kung sino ang naging presidente at vice president. Dapat may secretary din. At kung gusto niyo magkamero ng treasurer, nasa sa inyo yan. Hindi ako makikialam sa pera. Okay, gusto ninyong magkamero kayo ng monthly dues, eh nasa sa inyo yan. Ayoko nang, hindi ako. Kasi baka isipin ng iba, eh, scam ito. Nangungulikta ng pera. Eh ako nga, gumagastos pa. Ay mga certificate niyo gagastosan ko pa yan. Oh. Ganyan lang tayo. Okay. Talagang si Rualdo Pusey, parang ito magiging presidente, laging nangunguna eh. At saka si Greg Certeza eh. Oh. Present po coach, sabi ni Rualdo. Greg Certeza, magandang buhay sir. Oh, talagang, sama mo na yung magandang lalaki dyan, Greg. Jun Magubat, Mangubat. Oh. Eh, nasa UK yata ito si Jun. Ah, hindi. Nasa ano ito? Nasa Pilipinas. Okay. Ito si Romel Casilag. Nasa UK yata ito. Okay. Medyo na, hindi ko pa kayo masyadong matanda na. Okay. Jun Mangubat, Romel Casilag. Good day po. Watching again. Oh, okay nga. Si Romel nga nasa UK. Si Valentin. Super Salis, Valentin, sabi niya magandang araw. Kumusta yung tinuro ko sa iyo? Matigas pa bang ikasa? Hindi ka na nagparamdam ha? Matigas pa bang ikasa yung iyong 1911? Matapos kitang tinuruan, sabi ko sa iyo, mag-comment ka kung ano bang nangyari na doon. Okay, yung problema mo, tigas-tigas daw ikasa eh. Nung tinignan ko eh, isang maliit na pin lang nawala doon sa 1911 niya, tigas na ikasa. Eh, tinubukan ko, ang dami nag, ano eh, walang nakahula kung ano. Doon sa aking mga estudyante, walang nakatumbok. Tinignan ko yung mga comment. Pero ganyan lang talaga. Ako ang magpapainal kung anong pinakamaganda yung mga estudyante pa kayo. Pero gusto ko yung nagko-comment kayo. Isa doon sa nananahimik kayo, ibig sabihin, tumatakbo yung ating mga coconut shell. Okay. Si Albert Mayuga. Okay, si Albert Mayuga ay sa ano yata ito nagtatrabaho eh. Sa ano ka ba nagtatrabaho? Sa gun store? Magpapakilala kayo. Alex Stanley Hamorol. Good day, coach. Good PM, sir. Pwede po topic yung paggawa ng nickel plated barrel. Masyadong advanced yan, pag ni-nickel na yan. Yan ay yung mga, sa mga nakagraduate ko ituturo yan. Yung mga nakagraduate. Hindi ko tuturoan sa mga hindi nakagraduate. Ba't ko tuturoan sa mga hindi nakagraduate? Yun lamang ang babantayan ninyo. Tapos pag kayo marunong na eh. Pag kayo marunong na mag-nickel plating ay ano. Hindi naman kayo marunong magawa ng baril. Hindi naman kayo marunong magbaklas. Ay, hindi naman yung buong baril ay isusugbo mo doon sa pag-nickel mo. Tatanggalin mo yun. Babaklasin mo yun. Okay. Ituturo natin yan. Doon sa mga graduating. Yan ang yung mga matitindi. Mga pagre-reblo, mga pag-nickel. Ang daming may gusto niya. Lakas pag... Yung talagang dedicated na ano, na matuto. Doon natin tuturo yan. Eh, may chemical ako niyan dito. Madali lamang yan. Okay. At saka, gusto ituro yan. Yung
yung ano, yung kaharap ako para hindi kayo maksidente. Okay? Baka mag-testing kayo, magkasira-sira yung mga baril nyo. Sabi niyo, sir, ano kung nanakaw yung pisa ko, natunaw. Ah, natunaw pala. Nawala. Parang yung kasamahan ko sa Saudi. Marunong daw siya mag-reblo. Sige, reblo mo yan. Ah, nawala yung trigger. Ninakaw daw. Sino daw kumuha? Ay, tinilang ko. Eh, bakit sinama mo yung trigger? Ay, alo yun. O, di natunaw. Nawala yung trigger. Aloy. O, ay, sige nga, i-reblo mo yung aloy. Sabi mo, nanakaw dun sa, hinalong kay niya dun sa, ano, eh, sa pinag-tubugan niya eh. Nawala daw eh. Ah, ganun yan. Mahirap yan. Baka mamaya may mag-ano kayo, mag-gold plating kayo. Doon sa mag-aalahas kayo magpaturo, gold plating. Tuturuan din natin kayo niyan. Okay. Masaya lang tayo ngayon. Okay. Yung mga gold plating, nickel plating, kung kayo ay papasa, tuturo natin yan. At ituturo ko yan, pupuntahan ko nga kayo eh. Kaya nga ang gusto ko, ang lagi kong appeal sa inyo, kung may mga, yung aking mga video na may mga ad, huwag ninyong iskip yun dahil may mga bariyang kikitain dun. Pag yun ay naipon, malaking, magiging malaki yun. Yun ang gagastusin ko pag-uwi ko sa Pilipinas, papunta sa inyong mga probinsya. May tayo ay magtuturo ng face to face yung wala ng COVID. Okay. Ano pa yung mga ano dito? Tingnan natin, marami ng comment pala eh. Hoy, nandito ang ating magandang lalaking member sa online class, si Gritsan Wotton. Okay. Parang German na Amerikano to. Pero sa personal, talagang ang ganda lalaki to eh. Ang ganda ng baril niya. Nabilib ako sa kanya eh. Okay, binati niya tayo ng isang magandang gabi. Okay, walang problema sa akin. I-upload ninyo, i-upload ninyo doon sa ating online class yung mga baril ninyo, magaganda, pakita ninyo. Kung magtanong sa inyo ng how much, walang problema. Pero, huwag nyo sabihin ibinibinta ko ito, for sale ito. Huwag, bawal yun sa atin. Ayaw kong gagawin negosyo yung ating online. Wala, walang negosyo doon. Henry Casilag. Sir, gandang araw po. Roger De Jus. Ba, parang bago sa akin to. John Tristan, present. Mark Kisora, good evening coach. More power to your channel. Okay. Ay, ano natin ito? Bakit hindi natin ito i-share man lang? Share muna tayo mga kaano. Mag-share tayo. Share muna tayo sa Facebook. Mag-share tayo muna sa Facebook. Nakalimutan natin mag-share. Saglit lang ha. Share muna tayo para naman yung mga nagpi-Facebook ay thanks for watching. Please subscribe and share. Okay. Yan, nag-share lang tayo. Share tayo ng ano. Okay, share na. Okay. Okay, paki-share natin sa Facebook para naman yung ating mga kababayan na gustong makapanood rin at yung iba pang may mga hilig dyan ay makapanood din sila at matuto rin sila. Huwag tayong maging madamot. Okay.
Marquesora Wolfenman 17. Good pin po, Sir Pilorin. Ba, pantakin mong ano, may nag-message sa akin sa Messenger, classmate ko para sa Piyati, kalimutan ko na siya. Classmate daw niya ako. Kalimutan ko na tuloy pangalan niya, hindi ko ma-shout out. Pasisya ka lang, hindi ko na ano eh, pangalan mo. Sana nanonood ka, magkita tayo. Wala na akong nakita mga classmate natin. Yung mga gustong magpa-shoutout, mag-message kayo dito, sigurado mababasa ko. Kasi yung mga messenger, eh, hindi ko naman sinililista kung mga sino kayo. Kaya dito, sigurado binabasa ko isa-isa. Okay, si Greg Sir Tessa, sabi niya, wag mo intindihin sila, sir. Bakit sila lang ba marunong? Bakit di sila makapagturo nang libre na tulad nyo? Okay. May point nga naman siya, no, si Greg. Yun din nga, naisip ko rin yun. Magturo din kayo. May alam pala naman kayo eh. Dituro din ninyo yung alam ninyo. Okay. Oh. Style namin ito eh. Okay. Tama nga naman yung, may point nga naman si Greg. Nahanap natin yung mga message na ito. Yan. Ang sabi naman ni Rick Sogoni, sir, hayaan mo na yung mga puna nila. Sa pagtuturo mo, mas marami kaming nalalaman sa pamamaraan ng turo mo. Okay. Yan ang yang nagpapalakas ng aking nagpapakapal ng aking mukha. yung mga ano ninyo na yan. Yung mga comment ninyo na yan. Pero sa totoo lang ay paisa-isa lang naman yung mga ganun. Ang dami naman talaga natutuwa sa aking ano. Hindi naman sa pagbubuhat ng na sariling mangko. Okay, ang sabi naman ni Mark Isora, Sir Elmer, hayaan mo na lang mga yan kasi takot lang yan mga kasi mababawasan mga ano, mababawasan ng mga parang mababawasan ng mga customer nila. Sabi niya. Hayaan mo na lang mga basher, sir, di po natin ikatulad yan eh. Kung sa akin ayos lang, mababa ang sabi mo. Magturo naman kami. Okay. Ano sabi ni Mario? Kasi natakot lang yung mga yan. Mababawasan mga customer nila. Madadamot mga yan. Ayaw mag-share ng nalalaman. Ay, siguro nga. Hindi ako nagsabi niya na. Sabi yan ng mga follower ko. Okay. Marvin Santiago. Present po. Good team. Rowaldo Ponce. Thumbs up. Wilson Adarlo Vlog, present sir, Wilson Adarlo. Alex Stanley Amorol, sir, pwede sa susunod. Still shipping, firing pin, thanks. Naturo ko na yan eh. Alam ninyo, pag tayo gumawa ng firing pin, bawal yun sa YouTube. Pero gagawa tayo ng paraan. Basta gagawa ko ng paggamit ng mga tools, makaka-relate kayo. Makaka-relate kayo. Basta makaka-relate kayo dun sa mga tinuturo ko. At kayo nang bahala kung ano ang gusto ninyong gawin. Hindi tayo gagawa ng firing pin. Bawal yun sa YouTube. Pero tuturo ko sa inyo yung mga tools kung paano. Ayan mo. Mamaya, pag may time pa tayo sa online class, tuturo ko yan. Tuturo ko yung pag-shape ng mga ganyan. Bawal yan sa YouTube. Okay? Baka maging bonus pa ngayon eh.
Okay. Okay, sabi ni Wolfen, Ma'am, 17, hayaan nyo na lang, mga basher sir, di po natin ikakaunlad yan eh. Kung sa akin lang, ano daw? Nawawala. Ano sabi ni, ano? Kung sa akin lang, mahaba ang video, mas matuto naman kami. Okay, marami nga kasing nahabaan sa video, pero pinipilit kong maging may... Kasi nga, gusto ko talaga ang live eh. Makikita ninyo ang tama at mali eh. Hindi lang puro tamang makikita nyo. Kung may mali, ikokorek natin. Kamukha nung nakaranak, nagkamali tayo, kinorek natin. Hindi natin maiwasan magkamali eh. Eh, kung puro tama lang, sabi nga ng estudyante ko, sir, puro tama lang ituro nyo. Huwag na yung mali, alam na namin yun. Hindi naman. Nagkakamali talaga. Si Roland Saher, sir, mahilig din ako sa baril. Okay. Huwag mo na idagdag ang babae, ha? Sa baril lang. Yan, Tristan, maestro, yung basher nyo. Ingit lang po yan kasi ang maabilidad kayo sa kanila. Oy, Tristan, magagalit sa atin yan. Huwag mo silang ibas. Bawal yan. Ayan, ha? Huwag natin silang, huwag natin sabihin mas magaling tayo sa kanila. May alam din sila. Huwag tayong, hindi naman ano, hindi man, sa totoo lang, hindi kaya ako gumawa nito para makipagtagisan ng galing. May alam lang, may alam din sila, nagkataon lang na yung alam namin ay hindi magkalibil siguro. O hindi niya gusto yung aking, hindi naman sabi nga, hindi mo naman mapapasaya, you cannot please everybody. Meron talagang ganun. Normal lang yan. Paisa-isa lang naman yan eh. Diyan Tristan, magagalit siya yan. Bahala ka. Huntingin ka niya mga yan. Try ko gawin ko yan, sir. Ayan ang gusto kay Valentin. Super Salis. Try agad nyo. Sabi ko nga, practice, practice. Makes you perfect. Huwag yung panood-panood lang kayo. Ay, sabihin nyo, alam ko na yan. Napanood ko na yan. Ano, ang galing naman ninyo. Itistingin ninyo kung talagang kaya ninyong gawin. Okay? Yan ang si Valentin Super Salis. Valentin, ano nangyari doon sa iyong 1911 na mahirap ikasa? Tinuruan kita eh. Sabi ko eh, i-report mo kung ayos na ba. Okay. June Mangubat, magandang topic yan, coach. Pagdugtong na walang welding. Abay! Entusyado si Jim Mangubat maggawa ng abildictros. Okay. Balina. Okay na, sir. GC na po natin. Send ko na lang sa'yo. Aha. Okay na pala. O, tiyan mo. Valentin, okay na ha? Send mo sa GC. Videohan mo. Para naman, ano. Ay, meron nga pala akong ano. Naging kachat. Tumawag sa akin. Nasa Texas siya. Ang problema niya, ganun kay Valentin. Eh, tinignan ko, pinakita ko sa video. Nagkaganyan yung problema ng isang member eh. Pati nga nung baril mo, bago naman. Sabi ko, mahina lang ang grip mo. Bigay mo doon sa anak mong, may anak ka dyan. O, bigay doon sa anak niya eh. Napakisabi ko, baka may arthritis ka na. Hindi niya may kasa. Bagong-bago yung baril. Sabi ko, nabaklas na ba yan? Pati nga, ay, hindi pa nababaklas. Ganda-ganda nung baril. So, hindi tayo ganon. Kinakailangan, kaya nga pag may mga problema ganon, ipakita mo sa akin yung baril. Yan, titingnan ko. Ay, akala naman nung iba, pag sinabi nilang ganon ay maituturo ko kaagad. Ay, kung mali yung turo ko, di napahamak si parents instructor. Sabi namin, mali-mali magturo. Huwag tayong mag-subscribe dyan. Mali ang turo niyan. O, di nabalita pa tayo. Kaya gusto ko, ipakita mo muna sa akin, titingnan ko. Okay. Ito, sabihin ko sa'yo kung anong gagawin mo. Kung anong babaklasin mo. O yan, yan ang sira niya. Ganun ang paggawa niya. Ganun. Ayun nga. Yung kababayan, nakalimutan ko na pangalan niya. Hindi na, matanda na ako, hindi ako matandain eh. Ayun, ganun din kay Valentin. Hindi niya kayang hatakin. Ay, sabi ko eh, yung klase ng baril na yan, brand new yan. Factory receipt yan. Mahina ang iyong grip, mahina ang iyong pulso. Oh, edi sabi, ibigay ko nga doon sa aking anak na teenager. Ay, mani-manila sa ko, sige.
Wala sira yung baril mo. Baka mamay, pabaklas ko sa iyo, di mo pa nabuo. Ganun lang yan. Huwag tayong basta-basta, kung sa doktor ay, counting sinat lang eh, binanata mo kakagad naman ang bumba ng mga sari-saring turok-turok dyan. Yan, tuloy, natuloy yan. Tumirik daw ang mata. Okay. Baka lalong mapahamak. Kaya ingat tayo sa mga pagdadiagnose ng mga sira ng baril. Gretchen Wotton, yung dream mill tool po kaya, kakayanin po kaya, doon sa ginawa natin, maganda yon sa pagpipiting. Ang actually, dream mill na yan, sa pagpipiting yan. Magagamit yan, pag ipipiting mo na. Okay? At saka kakailanganin mo na, ito ha, hindi ko pa tinuro sa inyo yung pagpipiting, madali na yung pagpipiting eh. Kakailanganin mo na itong mga needle file sa pagpipiting. Isusukat mo yan kung saan may sasabit dyan. Sigurado may sasabit dyan. Ito kakailanganin ninyo. Okay? Magagamit yun sa pagpipiting. Pero bago ninyo siguro matapos, kung dream mill ang gagamitin nyo, baka sunog na yung dream mill ninyo. Sira na, hindi pa ninyo natapos. Malit lang kumain ng dream mill eh. So, ang advice ko talaga, kung wala kayo ditong mura lang naman itong ganito, mura lang, may mga China nito, mga 1,500, meron yata sa Pilipinas eh. Kayo naman ay kung kayo mga hobbyist lang, hindi na yung mga diwal, sobrang bili, ano na yan, mga pang-commercial yan, na sobrang mamahal yan. Bili kayo ng mga ano, at saka yung mga talim na, yung mga ano tiyo, mga cutter, may manipis niya na cutter, may makapal. So, yun ang masasabi ko lang. Kung sa kiki lang naman, ayun nga, ay kita mo, natapos lang natin ng 45 minutes, halos maganda na. Kumbaga, 75% na yun, pero hindi pa yun ang talagang maganda, ha? Mapapaganda pa yun. Dahil isusukat pa yun eh. Yung ano nito, diba? Susukat mo yun sa kamay mo. Kung ito'y handle ng knife, okay, pwede mong lagyan dito ng knife po. Ha? Maglagay ka dito ng... Ito, maganda rin pala ito sa knife. Ito. Kung may knife kayo dito, dugtungan ninyo ito dito ng knife. Tapos maglagay kayo dito ng handle. Napakaganda. Okay? So, makaka-relate kayo dito. Kung anong gusto ninyo ditong... bala na kayo. Hindi lamang itong mga ganito dito ginagamit. Sa knife, maganda yan. Mga handle. Okay, problema ko. Masakit na lalaman ako. Bilis-bilisan na natin. Tapusin na natin itong ating mga live chat at tayo papunta na taas yung ating online class. Okay. Romel Casilag. Kaya yun. Gretchen Wotton, thumbs up. Jan Tristan, yan ang gusto ko sa inyo, maestro. E di lang sa baril, may iba pang magandang aral na tunan mula sa inyo. Mukhang maano ito si Jan Tristan, ha? Gaya po ng paggamit ng mga tools. Oh, yan. Alam na rin pala nun. Lagi ko naman sinasabi yan eh. Paggamit talaga ng tools ang importante. Marunong kang gumawa ng isang bagay eh. Pag iba na ang pinagawa sa'yo, hindi mo na alam eh. Eh kung alam mong gamitin ng tools, eh di kahit anong gawin mo eh, magagawa mo. Okay. Ayan, si Valentin. Tatry daw niya, gagawin daw niya yun. Si Devil Duck. Parang bago sa akin si Devil Duck.
214, shout out sa magandang lalaki. Ayun ang gusto ko. Malakas ang fighting spirit, magandang lalaki. Magandang topic yan, coach. Pagdugtong na walang welding, ayan. Valentin Sabra, okay. Na GC natin, send ko na lang sa inyo, okay. Ang sabi, problema lagi sa LA, ano yun? Hindi ko masyado maintindihan yung ano ni, ano? Problema lagi sa elite safety at mag-release. Okay. Sabi yan ni Devil Doc 214. Albert Mayuga, di po ako coach yung nag-work sa gun store. Kapangalan ko po, salamat po sa panibagong kalaman. Okay. Mark Isura, ha, patay na talaga ang mga gunsmith shop. Huwag kang sabi ng ganyan, ha. Dami natutulagot sila. Ay, naku, huwag kang ganyan, Markisura. Magagalit sa atin mga yan. Hindi pa naman talaga ang gunsmithing tinuturo ko sa inyo. Yan ay mga kaunting kalaman lamang yan. Meron talagang gunsmith na ha, pupunta at pupunta ka. Pala ka. Si Shining Star. Shining Star. 2C Hafa Aday from Guam watching. Aba, meron naman tayong taga Guam kasamahan ni Efren Villena. Oh, si Efren Villena nandyan din sa Guam. Hafa Aday from Guam watching. Pilipino kaya to? Hafa Aday eh, oh. Parang iba yung pangalan niya. Ako yung natutuwa. I'm happy na meron tayong viewers from Guam. Kita nyo, nasa palibot na tayong daigdig. Junji Buwaya, aba, magagalit sa atin ang mga ano nito, mga senador. Good evening po, idol. Aba, Junji Buwaya. Ay, Buwaya talaga ang pangalan eh. Wala tayong magagawa dyan. Good evening din sa iyo, Junji. Junji Boya, sir, paano ba mag-member sa GC? Add ko na po kayo, so hindi muna ako ma-accept, na-accept. Junji, sa second batch ka na, dahil yung first batch natin ay nasa 50 na, hindi naman pa pwedeng lumampas pa doon. Nagbawas pa nga ako. Tinanggal ko nga yung mga anak ko doon eh. So, second batch, sigurado ko mapapasama ka doon. Ang ano lang doon ay magsisend ka lang ng valid ID picture para malaman natin ang iyong malaman natin kung nasa tamang edad ka na, kung ikaw ba ay good citizen at ikaw ay merong, kasi pag walang valid ID medyo kung ano yan, medyo questionable. Okay? Junji, sa second batch ka ha, ano pa naman eh, hindi pa naman ito matatapos eh, marami pa to. Ako nga, nag-aral sa school eh, araw-araw pumapasok eh, dalawang taon, wala pa nga natutunan eh. Buti pa nga kayo eh, kasi ang kagandahan dito sa actual, eh direkta ang pagtuturo, hindi ka mukha sa school na napakarami, may mga resist pa, yun lang natutunan ko, resist. Sir, paano mag-member? Okay. Alex Stanley Hamorol. Sir, Elmer, pwede po ba yung no-back site? Ko gawin kong done. Ano? No-back site. Pwede po ba yung no-back site ko gagawin kong done vision style sa rear site? Maganda kasi tsura. Naku naman. Kayang-kaya mo yan.
gusto mo, gawa rin tayo ng video niyan. Kaya nga, ang katapat lang niya mga site, mga ano lang, mga needle file. Yan. Yan ang katapat niyan. Kayang-kaya yan. Gusto mo, gagawa din tayo niyan. Dadaanan natin yan. Hindi lang pwede natin gagawa tayo ng mga tinatawag sa ano na mga modified. Bawal sa YouTube yan eh. Pero subukan natin padaplisan yan. Padaplisan natin yung site na yan. Junji Boyela. Okay, idol. Narinig ko po ang sinabi. Okay po. Mag-antay na lang ako, idol. Second batch. Okay, second batch. Walang problema. Kumbaga, grade 2 na yung first batch. Grade 1 ka pa, mapano. Hindi ka naman pwedeng isama na sa mga grade 2 dahil mag-umpisa ka talaga sa grade 1. Alam ko nakapag-kinder na lahat yan. Huwag na tayo naman sa kinder, masyado naman yun. Si Noli Cadasio. Good evening, sir. Okay, good evening. So, ako yung natutuwa na marami na nagpa-participate sa atin. At yung aking itinuro sa inyo, eh kayo na ang mag-improve. Improve din yan. At lalabas na mas magaling pa kayo sa akin pag na-improve ninyo yan. At gusto ko, pag may gumawa niya sa inyo, eh lalagyan ko ng grade. May mga grade yan. Okay? So, pupunta na tayo sa ating online class. Okay, masakit ng lalamunan. Yan ang problema ko. At sana nagustuhan ninyo ang ating topic sa hapong ito. Subukan naman natin yung ano. Subukan naman natin sa susunod yung mga ambidictus na yan. Paano magdugtong ng walang welding, walang screw. Okay. Yan naman ang ating gagawin. So, atin yung tatalakay sa mga susunod. Kung mapapansin ninyo, tayo ay nasa 1911 lesson na ng baril. Yan ang ating mga tinatalakay natin. Yung mga marurunong nakaka-relate. At yung mga hindi pa, nakakapag-subscribe. Mag-subscribe na kayo. Join na kayo sa amin. At masaya dun sa GC. Ang daming nagtuturo dun. Kanya-kanya ng turo. Pero pare-pareho namang may mga laman. Yung mga tinuturo doon. Ayoko lang, magbibinta talaga doon. Okay, magpapaalam na ako. Tingnan lang natin mga nagpahabol kung sino. Sabagay, may replay naman ito sa ano. Diyan sa ating mga videos. Noli Kakadyo, good evening. Renegade Offen, good evening sir. Pa-shout out po. Si Abraham Offen po ito. Thanks. Okay. Abraham Offen. Pahabol. Ay, humabol. Si ORG 20, RG 21. Sir, tinanghali lang ng gising. Mga taga-Amerika, tinanghali ng gising. Oh, binagyuba kayo dyan. Okay. Mon Fernandez. Yan ang isang nating magaling na isang co-teacher, kumbaga. Magaling magturo din yan. Maraming alam yan. Isa rin gunsmith yan. Yan ang magusto ko sa gunsmith. Nagtuturo din at tumutulong sa atin. So, maraming salamat sa 2,400 natin viewers. Sana madagdagan pa. Mag-subscribe pa kayo. Please share ang ating YouTube channel para lalo tayong maging masaya. Pag-uwi ko sa Pilipinas, marami tayong matuturoan pa. Okay. Si Renegade Offen, thank you. Thank you rin. At magpapaalam na tayo. Pansamantala, pupunta tayo sa ating online class. Papahinga ko lang saglit yung aking boses, ha? Bye-bye. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith,
Di naman, na nakabase dito sa Kuwait, mayroon shooting range. Bye-bye for now.